Jeff Antiporda. Sa CHR po, ma'am. Morning po. Ma'am, natanggap niyo na ba yung report regarding sa mga female inmates ng sa Bicutan na allegedly nasa sexual harass ng mga pulis, parang ganun? Obviously, hindi ko pa, ako in particular, no? Baka natanggap na ng CHR, pero hindi pa napaabot sa akin. Kailan nangyari ito? Ano, at ano yung incident? Kasi meron daw, ano, meron daw mga bilanggo sa Bicuta na parang tuwing gabi, babae yan, kinukuha ng mga jail guards, tapos pinapatabi sa kanila tuwing nagiinuman sila. Actually, na paan na sa Congress, yung akala ko lang kung meron na kayong report na, no? But I would appreciate a report right away. Para kasi, that's one of our mandates. Again, mandato namin, jail visitation. Nasa saligang batas yun. Pag kami ganyang kalokohan, bibisitahin namin and take action regarding that matter. Thank you. Thank you. Kay Sir sa PNP po. Sir, are you willing, ang PNP ba, willing na parang para mas lalong mapaganda yung imahe? Parang lifestyle check? Parang ganun? Open ba tayo sa ganun? Bakit ho hindi? Bakit ho hindi? Pero kung sa PNP gagawin yun, sana hindi tayo selective. Dapat hindi lang PNP. Dapat everybody in the government. Thank you, sir. Marami pa tayong katanungan dito, ngunit napaka-iksili na po ng ating oras. Si Joel Atencio, Kathy Cruz, Presi Lazaro, Onyet Ibarra at Gideon Gapayaw ay magtatanong po pagkatapos ng closing remarks po natin. At gusto rin po nating i-acknowledge ang mga pulis po natin, mga outstanding policemen na nandito ngayon, at sila po ay ang model PNP. Kung may mga scalawags, mayroon din po tayong mga model PNP na napili ng Metro Bank Foundation. At sila po ay pinangungunahan ni Police Superintendent Andres Bakay. Kaya para at least makilala naman natin yung mga taong nagsisilbi sa atin ng mahusay at matapat sa kanilang mga tungkulin. Palakpakan po natin sila at maraming salamat sa inyong serbisyo sa ating bayan. Ngayon po ay hihingin natin ng huling pananalita si Chair Eta Rosales. Salamat naman at congratulations dito sa ating mga kapulisan. Sana makuha natin ang listahan ninyo, tapos yung mga kwento ninyo, kung ano ang naging achievements ninyo, bakit kayo ganyan. Para sa ganon, palaganapin din natin. No? Para fair tayo, nakikita rin natin kung ano yung mga maaayos na mga kapulisan natin. Sa totoo naman, 140,000 ang kalakhan sa kanila naglilingkod. Pero siyempre, mas tumitingkad yung mga katiwalian na lalo na sa mga matataas na general kung sakasakali, di ba? So, gusto ko lamang sabihin, nagpapasalamat uli ako in behalf of the Commission on Human Rights dito sa napakaganda at maayos na talakayan natin. Iniisip ko kasi, how do we systematize this so that this becomes part of our monitoring system, no? Na yung isang nailabas natin, we monitor yung developments ng mga kaso. So, General Agrimero Cruz, Chief Superintendent Cruz, maganda yun, halimbawa, mga kaso nila, para nakikita natin umuunlad, no? And then, yung internal reforms also, ano yung nagaganap, no? From NAPOLCOM, importante ang NAPOLCOM, kasi sa policy questions yan. Ganun din sa CHR, gusto ko rin maiayos kung paano yung developments din sa kaso naman na ginagawa namin so that namomonitor. Or how do we make this part of the comprehensive monitoring system, which is one of the mandate of CHR. Yun lang siguro. At saka nagpapasalamat uli ako kay Attorney Fabia and of course his staff and the people who are working dito. And of course the media na palagi namang nandyan at kumikilos at lumalaban kahit na biktima rin sila sa ating mga panahon. No? So thank you very much. Thank you. Si Attorney Ed Escueta. Gusto ko po lamang lalong bigyang halaga yung pagdating dito ng ating mga pulis. Sapagkat sila po ay katangi-tangi, sila po ay
miyembro ng iisang pamilya. Mga sila po ang nakatanggap ng karangalan kahapon sa isang pasinaya sa PNP kasama ng NAPOLCOM bilang isang PNP model family. Ang ama ay pulis, apat na anak ay pulis, ang napangasawa puro pulis. Kaya yan po ang katangian ng bisita natin ngayon. Iisa po silang pamilya at ang napangasawa pa ay mga pulis din. Pambihira. Yan po ang Bakay family. Kaya kung ang ating mga kapulisan ay ganyan ang gagawin, lalong magkakaroon ng matibay na pagsiservisyo sa bayan. Maraming salamat. Si Chief Superintendent Cruz naman po. Maraming salamat, sir. Nabanggit po natin kanina ang ating Philippine National Police na kapagtala po ng pagbaba ng mga krimen nitong nakaraang taon. Ito po ay tulong ng ating mga kababayan. Ito po ay tulong ng ating mga kasamahan sa media, ng ating local chief executives. Itong mga isyong kinakaharap ng Philippine National Police, mas magiging madali pong malampasan, marisolba itong mga kasong isasampa natin kung tayo po ay magtutulungan. Kailangan po ng Philippine National Police ang tulong ng ating mga kababayan, ang tulong ng ating mga kaibigan sa media at ng tulong ng ating mga kasamahan iba sa other government agencies para po mas maging maayos. Kung tayo po ay nakapag-realize ng 30% ng downtrend ng krimen ngayong taon na ito, siguro kung mas lalo pa natin tayo magtutulungan, mas malaki pa po ang ibababa nito at maging matagumpay ang Crime Prevention Month ng ating National Police Commission at ng Philippine National Police. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa ating lahat. Muli at kaming nagpapasalamat sa mga panauhin natin ngayon sa araw na ito, sa mga miyembro ng media, at muli tayong mag-iimbita sa susunod na linggo sa isa sa namang pagtatanghal ng Communication and News Exchange Forum. Sa araw na ito, naipakita natin na ang kahandaan ng kapulisan, ng CHR at ng NAPOLCOM para tahakin ang landas na matuwid. Ito ay ating ginagawa at gagawin, at sa mga susunod na araw, makikita natin ang mga reforma na ipinapatupad ng ating kapulisan. Ang criminality ay hindi mangyayari kung tayo ay vigilant. Hindi lang ang ating kapulisan, ang CHR, ang NAPOLCOM, kundi ang mga kababayan natin. Importante ang pakipagtulungan ng ating mamamayan para matakamit natin ang isang Pilipinas na hindi lang maganda, ngunit tahimik. Maraming salamat po ulit. Nais ko po lang pong sabihin na pinag-aaralan namin, baka po ma-declare itong Bakay family at maisama sa Guinness Book of World Records bilang isang pamilya na may pinakamaraming police.